Hindi raw sapat noon ang kita ng ama ni John sa pananahi para sa kanilang limang magkakapatid. Sabay pa kami nag-aaral, so kailangan namin kumayod para sa sarili namin. Si John, nabuntis ang kanyang nobya. Pabarkada pa siya. Every night, walang ginawa kundi uminom. Meron pang incident na nakipag-away ako, na may dalang panaksak dito. Nakulong ako. Nahihiya ako para sa asawa ko at sa mga anak ko. Kasi wala na ako nagagawang tama sa buhay ko. Parang hindi po siya worth na mahalin kasi ganun siya eh. Gusto ko na po umuwi sa amin. Kasi iniisip ko po, syempre siya at yung anak ko, paano na yung pamilya namin? Masisira. Kaya kahit ganun, nagano'n na lang po ako, nag-TS. Nawala na ako ng tiwala sa sarili ko. Feeling ko, wala nang tatanggap sa akin yung trabaho. Kasi nga, sa dami ng in-applyan ko, ni isa walang tumawag sa akin. Gayunman, lumaban siya. Nagsika. Naging merchandiser ako, naging bagger ako, naging coordinator na ako, pataas na pataas. Git kumulang 2 taon mula sa puhunang 2,000 piso. Ang tambay at basagulero noon. Dahil sa negosyong sabon, napaayos na nila ang kanilang bahay. Pumili na, baka maubusan ka, kaya bilisan mo na. Halika na, oh-oh, sa sabon station. Murang-murang halaga, garantisado pa. Halika na, oh-oh, sa sabon station. Pwedeng-pwede to sa mga pangangailangan mo. Halika na, oh-oh, sa sabon station. Kanyang mga trabahador, meron ding libreng bigas. Gusto-gusto ng mga tao. Halika na, oh-oh, sa sabon station. Murang-murang halaga, garantisado pa. Halika na, oh-oh, sa sabon station. Yeah.